Good morning. Today, we are turning our eyes, mind, and heart to Laudato Si. Laudato Si is the title of the second encyclical of Pope Francis. The encyclical has the subtitle, On Care for Our Common Home. In this writing, the Pope evaluates consumerism and irresponsible development, laments environmental degradation and global warming, and call all people of the world to take swift and unified global action. Every September 1 to October 4, we are celebrating Creation Day. Laudato Si on Care for Our Common Home by Pope Francis. Laudato Si is Pope Francis' encyclical on the environment, or more formally, on care for our common home. Encyclical is a papal letter sent to all bishops of the Roman Catholic Church. Let us pause for a while for an opening song. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving God, Creator of heaven, earth, and all therein contained, open our minds and touch our hearts so that we can be part of creation, your gift. Be present to those in need in these difficult times, especially the poorest and most vulnerable. Help us to show creative solidarity as we confront the consequences of the global pandemic. Make us courageous in embracing the changes required to seek the common good. Now more than ever, may we all feel interconnected and interdependent. Enable us to succeed in listening and responding to the cry of the earth and the cry of the poor. May their current sufferings become the birth pangs of a more fraternal and sustainable world. We pray through Christ our Lord, under the loving gaze of Mary, help of Christians. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Laudato Si means, praise be to you, which is the first line of a canticle by Saint Francis that praises God with all of his creation. Let us watch and understand the letter
of Pope Francis. Si Papa Francisco ay gumawa ng isang sulat na humihikayat sa ating lahat na pangalagaan ng lupa, ang ating pangkalahatang tahanan. Sinabi niya, ang lupa ay handog ng Diyos sa atin, puno ng kagandahan at karilagan, kung saan ang mga bunga nito ay para sa lahat. Ngunit sa ngayon, ito ay lubos na sinasaktan, pinababayaan, at tinatrato ng masahol pa sa nakalipas na 2 siglo. Napakabilis ng ating pag-unlad ng hindi inaasahan. Tinatrato natin ang lupa na parabang walang pagkaubos ang mga likasyaman nito at labis ang paggamit na hindi iniisip ang mga susunod na henerasyon. Hinubaran ng lupa ng kanyang mga likas na kagubatan. Kinontamina ang tubig, lupain at hangin. Nakakaalarma ang napakabilis na paglaho ng mga halaman at iba't ibang uri ng mga nilikha. Ang lupa na ating tahanan ay nagmimistulang buntok ng basura. Ang patuloy na paggamit ng mga nakakalasong fossil fuel, lalo na ng uling, langis at gasolina, ay nagpapadali sa pagbabago ng panahon na isang napaklaking hamon na kinakaharap natin ngayon. Lahat tayo ay naaapektuhan ng pagbabago ng klima, subalit yaong mga pinakadukhang komunidad ang higit na nagdurusa. Tayo ay nasa krisis na, at ang hinaharap ng ating pangkalahatang tahanan ay lubos na nanganganib. Sa kabila ng krisis na ito, parang walang pagbabago sa pamumuhay ng mga mayayamang bansa. Napakalaking agwat sa pagitan ng mayaman at paghirap ang patuloy na umuusbong. Sa pagitan ng mga nabubuhay sa karalitaan na kaunti ang pinagkakitaan at sa mga patuloy na umuubos at nag-aaksaya ng walang patid at nag-iiwan lamang ng mga dumi at pagkasira. Tayo ay sinasalenta rin ng digital na mundo na nagdudulot ng ingay at gambala na pumipigil sa atin na matutong mamuhay ng maayos, makapag-isip ng malalim, at magmahal ng lubos. Ang mga tunay na relasyon ay napapalitan ng mga pagkakaibigang virtual na maaari nating tanggapin o ayawan. Kaya di tayo nakukontento sa mga totoo at malalalim na pakikipag-ugnayan at nagdudulot rin ng kakaibang uri ng pag-iisa. Sa kabila ng lahat, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Ang mga kabataan ay lubos na naghahanap ng pagbabago. Nais nila magkaroon ng maayos na hinaharap na sumiseryoso sa krisis ng ating kapeligiran at sa paghihikahos ng mga maralita. Kaya maaari tayong magbago, pwede tayong magsimulang muli. Upang mapangalagaan ang ating pangkalahatang tahanan, kailangan natin ng iisang plano. Ang buong sangkatauhan ay dapat magkaisa upang tayo makapagtanim ng kagandahan, hindi ng paglason at pagkasira sa kapaligiran. Ang paggamit natin ng nakakalasong fossil fuel ay dapat mapalitan sa lalong madaling panahon. Nararapat din na itigil ang pagtrato sa mga yaman ng mundo na parang pinagkakitaan lamang na di iniisip ang idudulot nito sa buong kapaligiran at sa darating na henerasyon. Kaya mahalin natin ang mundo, mahalin ang kapwa-tao sa pamamagitan ng maayos na pamumuhay, pakikipagkasundo, pakikinig sa bawat isa, pangangalaga sa kalikasan, at pagiging aktibo sa lipunan at politika. Tayo ay sumasailalim sa ekolohikal na konbersyon at makinig tayo sa pagtangis ng lupa at sa pagtangis ng mga dukha. Dapat nating seryosohin ang mga bagay gaya ng pag-iwas sa paggamit ng plastik at papel, huwag mag-aksaya ng tubig, paghiwalayin ng basura, gumamit ng pampublikong sasakyan at mangakong pangalagaan ng sangnilikha. Ngunit higit sa lahat, gawin natin agad ang paghihinay sa pagkonsumo at pagtatapon ng mga bagay-bagay. Tayo makakakita ng iba yung kaligayahan at kalayaan sa simpleng pamumuhay sa halip na mag-asam na walang kabulukang bagay. Magagawa natin ang mga pagbabagong ito at makakagawa tayo ng bagong simula. Kaya mag-umpisa na tayo ngayon. Nilagdaan, Papa Francisco. Laudato Si. Isang sulat mula kay Papa Francisco sa pangangalaga ng ating pangkalahatang tahanan. @gmail.com Thank you and God bless.